guys! We're now going out. Lalabas kami ngayon. Pupunta kami ngayon sa aking appointment sa barberia dito sa may malapit lang sa amin. Dito kasi usually is may appointment, by appointment ng mga ganong-ganong bagay. Ang pagpapagupit, lahat ng bagay dito by appointment. So, ang appointment namin is 2:40. It's currently 2:20 ng hapon o ng tanghali dito. So, ngayon, papakita ko pala, i-flex ko lang sa inyo new car. I-insert ko yung video kung paano ko siya nakuha. And we're going now sa barberia. So, ngayon ako kung saan namin kukunin ang aming bagong car. It's a Honda Odyssey 2021. So, a van, minivan car. So, yun, kinrade in namin, sasakyan namin yun. Yun na yung car namin. Just wait. Ito yung car namin since 2 years nung dumating kami dito sa US. So, we're saying goodbye. Thank you, Uni, for being part of our life for the past 2 years ng pagdating namin sa US. And we're welcoming our new baby, si Hondi. Hondi o Odi. So, we're excited na magdadrive kami ngayon ng minivan. Now, siya muna magdadrive para makapag-vlog ako. So, ito ngayon yung aming car. Actually, hindi naman siya brand new. It's a used car. It's a 2021 Honda Odyssey. Pero okay siya. Ang mileage niya is, itong nabili namin is 43,000 miles lang, no? So, good din siya. And yung dati naming car is parang tin-raid in namin, tapos yung the rest is bank. So, ito nga pala yung aming apartment. Ito yung kanyang lugar. So, we're now going sa aking appointment sa barberia. So, let's wait and see. Barberia. So, medyo may paghinto ng traffic dito papunta doon sa malapit lang naman yung pagupita dito. So, it's like a 6 or 7 minutes drive away sa bahay namin, sa apartment namin. And it's today is Saturday, so hindi naman siya busy. Hindi naman din nagta-traffic dito sa amin. So, maganda rin yun kasi nasa town kami. Parang rural area dito sa aming lugar sa USA, which is sa Kansas. So, okay naman. Lahat ng tao ay siguro tulog, kaya wala tao sa kalsada. Manginan-ginan lang. So, pero tomorrow, pupunta kami sa city park dito sa Kansas, which is Wichita, kung saan kami pupunta para mag-unwind after church. So, tomorrow, sasama ko rin kayo sa aming church day. So, good thing na off kami ngayong darating na Sunday, so we can able to attend the church tomorrow. And after that, the plan is pupunta kami sa Wichita, which is yun yung parang city dito sa lugar namin. It's 30 minutes drive from our place to Wichita. So doon pwede kaming mag tawag dito mamili kasi nandoon yung mostly yung mga stores, yung mga kainan. So, kadalasan pinupuntahan namin yun every 2 weeks kung may salary or kung mayroon kaming pupuntahan. So, see you mamaya pala. Bagong gupit na ako, natanggal na yung mga dapat tanggalin.
pero hindi ko alam kung na-achieve ba niya yung gusto ko. So ipapakita ko sa screen na to kung ano yung preferred ko na haircut, pero okay na rin naman kasi at least ang go, this is the reality niya ng expectation. So ang kagandahan nun ay nagupitan ako kasi it's been more than 2 months na ata or more than 1 month na ako hindi pa nagpapagupit. So we're now going to the food truck. Ewan ko kasi si Rodolph Nick. So ngayon ang gagawin namin, pupunta kami doon sa food truck para kumain ng merienda. So kusamahan nyo kami. Back now sa aming sasakyan. So kaka-order lang namin. Sabi yung nando doon sa truck, dadali na lang daw niya dito sa sasakyan namin at dito tayo kakain at magbumukbang. So hindi ko lang alam kung paano ko mapoposition yung aking camera dito. So balikan ko kayo kapag nandito na yung pagkain namin. Hi guys! After 20 years nandito na naman kami. So ngayon kakain na kami. Medyo hindi maganda yung angle kasi wala kaming nilagyan ng aming cellphone. So ngayon ito yun. Ito yung kin-order ng wife ko. It's tacos. 4 pieces ng tacos. And sa akin, siyempre, ang aking kinain kakainin ngayon ay parang may kanin to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero it's combination ng meat, gulay, kanin, tapos yung dito sa gilid is like parang beans. So kain tayo. Tapos meron pala silang binigay ng mga mild sauce for the tacos. So ngayon, tatagin mo heart. Tignan mo kung masarap. So let's eat. Try muna natin tong beans. Ito yung pagkalasang munggos ha. Tapos ito naman parang mga regular lang din na may mga parang sibuyas, kamatis. Tapos ito, sabi niya sa akin steak daw ito. Saka niya. Yung yellow rice. Ito mali yellow rice. Sarap. Struggle is fish, ha? Kaya medyo first time natin itong ginawa sa yes. Sa sasakyan. Kasi kahit dun sa previous namin sasakyan, hindi kami kumakain dun. So para maiba naman. Sarap? Sarap siya. Actually, pag kumain ka sa mga food truck, mas mura siya kumpara kung kakain ka sa mga restaurant or the same lang din. Kaya mas mura na. Kasi ang presyo lang, wala kang binabayaran service charge. Pero may tax pa yan. Saka may tip. Yung naririnig niyo pala, track ang mga train yun. Kasi dito sa lugar namin, may train station. Pail lang daw. Sarap ka. Kasi yung mga food truck, parang regular lang din siya sa ito, parang kumbaga uso siya dito sa US na mga food business. Kadalasan yung mga nag-food truck yung mga families na independent na business owner.
Pero kadalasan, kasi nga, kadalasan na mga ganito is homemade, kaya masarap. So, kakain na kami, tapos pupunta tayo ngayon sa Walmart. So, see you sa Walmart. Ito yung reality kapag nagmumukbang sa sasakyan. After nyan, yung mga dumi, siyempre, para akong batang kumain. So, siya nagliginis na mga kalat. Okay ba yan, Heart? Sa akin na? Sa akin na? Hey guys, pupunta na kami sa Walmart. So, today is also grocery day. So, ang Walmart nito, isa sa nag-iisang Walmart dito sa lugar namin. Pero, good thing, it's a super center. It means malaki. So, kasi may mga maliliit na Walmart din dito sa US. Yung parang mga, kung i-compare natin is parang Pure Gold Jr. But this Walmart is super center. Kaya, marami kang mabibili. Other than groceries. So, hanap lang kami ng parking and we will see you inside. Ito yung mga gulay. So, usually dito kami namimili ng gulay. So, ano naman sila ng mga gulay? Ito yung tinatawag na ano to? Cilantro, mga lettuce, broccoli. Yung sa area na yun, yung mga spring onions. So, mamimili kami ngayon ng gulay. Tapos doon area na yun yung mga putas, ay, kamatis. Doon ang mga onions. Sa other side na yun yung iba pang gulay. Tapos bakery sa kabila. Diba, Heart? Yes. So, ganito kalaki yung Walmart. So, biyakin yung lane na 1, 2 hanggang sa dulo. Lane, tas meron kabilang side pa. This side na pinapakita ko sa iyo is the grocery area. Followed by susunod na area is para sa mga damit. Ato sa mga gamit sa bahay. And iba't iba pang gamit hanggang doon sa dulo. So, malaki siya. Kung lilibutin. So, ngayon, bumibili kami ngayon ng mga tinapay. Anong plano mo dyan, Han? Salmon. So, this area is yung mga area kung saan mapipili mo mga beef. Kasi dito yung, dito subdivided sa beef, tapos dun yung pork. So, mostly, if gusto mo ng beef, iba-ibang nasa, ganyan, agad yun sa dulo. Tapos, kadalasan hindi naman kami nag-beef eh. Ito yung mga steak. Pero minsan makakakita ka rin ng mga ano, sale. Kagaya nito, itong pag may mga ganito, ibig sabihin, from $32.78 is $21.63 na rin. So, malaki yung matitipid mo pag binili mo ito. Mari, I steam na yan. So, like this, $14.14 na lang siya. Pag binili mo siya, you can save $4.72. Basta may time ka lang magtingin. Katulad dito, bibili na to. Kung gusto mo naman isa-isa. So, $7.10. Magtitipid ka pa ng $9.80. Ang price niya before is $16.90. So guys, nakatapos lang natin sa family. Ikaw pinabili natin yung family food for 2 weeks, di ba? Ha. Pero bukas, meron pa kami mga bagay na dapat bilhin sa isip ko. Pag after church, magpudamilin kita kay California. Tapos, yun, bibili kami sa Asian store. Mga iba mga condiments, mga iba pang bagay na bibili.
So, papunta na kami dito sa mga natin. Magbabalik ko nito ko. Dito na rin yung mga i-unload natin yung mga gamit natin. Pinamili. So, as I've said kanina, this is good for 2 weeks kami lang naman dalawa. Kasi ito lang yung day off namin na magkasama. Especially ngayon, lagi akong duty ng weekends at ganun din siya. So, sinamantala na namin yung pamimili. This is good for 2 weeks. Bye!